بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ay ang pagsapo na ating pag-usapan ay isa na naman pong real talk natin na ito ang isa sa palaging nakikita natin, napapansin natin na ginagawa ng ilan sa atin. Ang iba, hindi ko alam kung anong hangarin. Ang iba naman ay para sumikat. Subhanallah. So ang ating pag-usapan ngayong araw ay wag po nating gawing biro ang relihiyon. Wag po nating gawing biro ang relihiyon. At wag tayong magsasalita patungkol sa Islam nang wala tayong sapat na kaalaman. Subhanallah. At makikita natin ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang panahon ay bago sila magsaulo ng ibang talata ay inaaral muna nila yung 10 aya kung anong kahulugan nito at ano yung mga aral dito bago sila nagsasaulo ng ibang mga talata. Subhanallah. So dito mapapansin natin yung tinatawag na pagsasaliksik ng kaalaman ay napakahalaga. Katulad din sa isa sa mga hadith na kung saan kwento kay Imam Malik. Sino si Imam Malik? Si Imam Malik ay makikita natin na ang apat na imam na kilala ay si Abu Hanifa at si Imam Malik, si Imam Shafi'i at saka si Imam Ahmad. Si Imam Malik ay tinanong siya ng 36. Sa ibang riwaya ay sabi dito ay 36 na tanong. Sa ibang riwaya ay 40 na tanong. At sabi dito, na kaniyang sinagot na la adri. Okay. Apat lang ang nasagot niya. Sa tanong na 36, apat lang ang sinagot niya. At yung iba ay kaniyang sinabi na la adri. Hindi ko alam. Sino yun? Si Imam Malik. Imam Malik, isa sa pinakamaalam sa kanilang panahon. Subhanallah. Pero sinabi niya, la adri, hindi ko alam. At sinabi ng tao na yun na nakakapagtaka, anong sasabihin ko sa mga tao na tinanong kita at sinabi mo na hindi mo alam. Napakaraming tanong. Anong sabi niya? Akul, lahum malikun la adri. Ha? Sabi niya, sasabihin ko sa mga tao na si Malik, Imam Malik, hindi niya alam. Sinabi ni Imam Malik na naam, la adri wa akhbirin nas anna malika la yadri. At oo, sabi niya, at sabihin mo sa mga tao na sinabi ni Imam Malik na hindi niya alam. Allahu Akbar. Makikita natin yung kaalaman ng isang imam na siya pinakamaalam sa kanilang panahon ay hindi siya basta-basta nagbibigay ng sagot dahil ito ay pinag-usapan dito ay relihiyon. Kaya ito po ay payo ko sa aking sarili at sa lahat ng gustong magbigay ng aral sa Islam. Huwag po nating papasukin yung bagay na hindi natin alam. Sa mga kapatid natin, katulad nung mga nagla-live, sa mga kapatid natin sa Quiapo, yung Sarag Akal, yung tinatawag na Uto, at iba pa ng mga nagbibigay ng komento sa Islam nang walang sapat na dalil sa Quran at saka sa Hadith. Ang Islam po, ang relihiyon natin ay ito'y kaligtasan natin. Saan ba ang source na kukunin natin dapat ang ating relihiyon na ang Islam? Quran, Sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at dapat na naaayon ang pagkaunawa natin sa Quran at saka sa Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaunawa ng mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ang tinatawag na salaf. Bakit? Dahil sila ang tunay na nakaalam sa tinatawag na dalang minsahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa kanila ibinaba ang Quran. Ibig sabihin ay sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama niya mga sahaba, alam nila kung ano yung kahulugan ng talata na ito, ang hadith na ito kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So sila ang lubos na nakakaalam sa tinatawag na mga talata at mga hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito ay gusto ko pong magpayo sa aking sarili at sa lahat. At sa lahat, hindi lamang sa mga kapatid natin na nagbibigay ng kanilang sariling interpretasyon sa Islam
Katulad nung isa, sinabi niya, makikilala mo ang Allah kapag ikaw ay gumawa ng shirk. Subhanallah. Anong dalil sa Quran? Anong dalil sa hadith? Ito ay isang malaking kasalanan at kamangmangan sa Islam. Ang utos ni Allah, ang pinakaunang dala ng mga propeta na ito ang dahilan ng pagsugo sa kanila ay ang tauhid, ang kaisahan ni Allah, ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. At sasabihin ng isang tao na para ikaw ay maging tunay na Muslim, ay kinakailangan na ikaw muna ay gumawa ng shirk. O kaya katulad nung tinatawag na ang Allah ay pumapasok sa isang tao. Subhanallah, yan akida ng Sufi, ni Ibn Arabi. Yan ay akida ng Sufi. Subhanallah. Ito ay mga tinatawag na mga paglabag sa Islam. At ang dahilan, pinakamalaking dahilan, ay yung kamangmangan sa relihiyon. Subhanallah. Kamangmangan sa relihiyon. Ang ganitong mga gawain ay napakadelikado. Kaya si Imam Malik radiyallahu anhu o rahimahullah, tinanong siya ng napakaraming tanong, 36 na tanong o 40 na tanong. Ang sagot lang na sinagot lang niya ay 4. At sinabi niya na sabihin niyo sa mga tao na hindi ko alam. Maari nag-alanganin siya pero hindi siya nagbigay ng sarili niyang opinion dahil ito ay ang Islam ay kala Allah, kala Rasulullah, ay ito ay ang sinabi ni Allah, ang sinabi ni Propeta. Yun ang tinatawag na ang Islam. Hindi sarili nating na opinion sa Islam. Sino ba tayo para magsabi ng sariling opinion natin? So payo ko po sa lahat ng gumagawa ng mga reels o anumang mga video patungkol sa Islam, mag-ingat po tayo sa mga binibitawan nating salita. Tanda po natin na lahat ng binibigkas natin ay tinatawag na ito ay sinusulat sa atin. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Lahat ng binabanggit natin, nasusulat sa atin. At subhanallah, mag-ingat tayo dahil maaaring may nasabi tayo na dahilan ng pagkaligaw ng mga tao na sumusunod sa atin. Kaya napakadelikado po na magbigay tayo ng sariling opinion. Dapat ay yung salita ni Allah, salita ng propeta, pagkakaintindi ng mga sahaba. Subhanallah. So ito po ay dapat na bigyan natin ng halaga. Kaya payo ko po sa lahat. Sa lahat ng gusto magsalita. Okay, halimbawa, mayroong isang hadith. Ang tamang hadith, pwede nating sabihin, nga, na tulad nung innamal a'malu binniyat, katotohanan na bawat gawain ay nakadepende sa intention. Ito'y tamang hadith, ipaliwanag mo ayon sa paliwanag ng mga ulama. Alhamdulillah, magandang gawain ito. Ang sadaka, ang tinatawag haligi ng Islam, ang haligi ng ano, paliwanag mo yung sinabi ni Allah na wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walang dahilan ng pagkalikha sa mga jin, sa mga tao, maliban sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. So dito makikita natin na hindi tayo lalabas. Hindi tayo lalabas kundi paliwanag ng mga ulama. Sinabi ni Allah, paliwanag ng mga ulama ayon sa pagkaintindi ng mga sahaba. So alhamdulillah. Kaya yan ang tinatawag na daan ng mga salafus salih. Kaya hindi naligaw ang mga sahaba dahil hindi sila lumalabas sa Quran saka sa Sunnah. Sa mga aral ng Quran, aral ng Sunnah. Hindi sila nagbibigay ng sarili nilang opinion. Subhanallah. Maliban na lamang sa mga naintindihan nila sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagbabase sila sa mga gawain at mga salita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito po ang isa sa maipapayo natin. Huwag nating gawing biro ang relihiyon. May mga tao na subhanallah ginagawang biro, ha? Ginagawa nilang ano ang relihiyon. Nagsasalita sila ng mga bagay sa Islam na wala silang batayan. Subhanallah. Ito ay payo ko sa lahat, hindi lamang doon sa mga ibang mga sumisikat na gumagawa ng sarili. Tulad nung sinasabi na ng isang kapatid natin. Ha? 20 years na pinag-aralan mo, sabi niya ng Islam, ng tauhid, ipapaliwanag ko sa iyo sa dalawang minuto o 20 minutes. Subhanallah. Subhanallah, la hawla wala quwata illa billah. Paano mo pagkakaparihasin ang nag-aral ng 20 years ng Islam at pagkatapos ikaw na nagbasa lang, nakaintindi lang ng isang talata o isang hadith tapos papaliwanag mo? Yan ang tinatawag na malaking kamangmangan sa Islam. So ito po ay payo ko po sa mga kapatid natin, mag-ingat po tayo sa pagsasalita sa mga
patungkol sa relihiyon. Yung mga nagbo-vlog at iba pang mga bagay-bagay patungkol sa Islam, kapag wala po tayong sapat na kaalaman, huwag po tayong magsalita. Huwag po natin gawing biro ang Islam. Kaya tinan mo, sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wasallam, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabaw maqadahu minan nar. Sa hadith Imam Muslim at Bukhari, sino man ang magpasinungaling sa akin, ito sinasadya niya, ay siya ay nakagawa ng kanyang lugar sa imperno. La hawla wala quwata illa billah. Naway iligtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng imperno. Hindi ba pagsisinungaling ang pagsasalita sa hadith na hindi mo alam kung tama o hindi at binibigyan mo ng sarili mong opinion? Subhanallah. Sinasabi mo na ito ang Islam, pero wala ka naman binabanggit na sinabi ni Allah, sinabi sa hadith. Sabi niya, ang relihiyon ko ay fitra. Subhanallah. Nagano siya? Ang fitra ay tawhid, pero hindi ang relihiyon mo fitra. Dahil merong sinabi sa Quran na tayo ay mga Muslim. Ginanap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon Islam at kanyang ikinalugod na ang relihiyon natin ay Islam. Malinaw sa Quran. Bakit tayo gagawa ng sarili nating pananaw, sarili nating relihiyon? Subhanallah. Yan ay napakadelikado, kapatid. Napakadelikado po yan. Sinabi rin sa isang hadith, inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahad. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabaw maqadahu minan nar. Sa hadith ni Muslim at Bukhari, ang pagsisinungaling sa akin, pagpapasinungaling sa akin, ay hindi katulad ng pagpapasinungaling sa ibang tao. Dahil siya ay propeta. Ito ay relihiyon. Ito ay kaligtasan. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. At sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kasama sa mga pinagbawal niya na malalaking kasalanan, sabi niya, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. At kayo ay magsalita patungkol kay Allah na wala kayong sapat na kaalaman dito. Suratul A'raf 33. Maraming mga tao nagsasalita patungkol sa tinatawag na Islam. Tulad ng sinabi ng isa na, subhanallah, kailangan gumawa ka ng shirk para ikaw ay magkaroon ng tauhid. La hawla wala quwata illa billah. Yun ay pagsasalita ng salita na walang sapat na kaalaman. Subhanallah. At turo ng mga propeta ay kaisahan ni Allah, tapos ang ituturo mo, gagawa ka ng shirk? Saan yan? Saan mababasa? Allah, la hawla wala quwata illa billah. Kung natatakot nga si propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma na sila ay makagawa ng maliit na shirk, paano pa kaya malaking shirk? La hawla wala quwata illa billah. At ganun rin, sinabi ni Umar bin Khattab, Amir al-Mu'minin, na kanyang sinabi na iyakum warra'i. Mag-ingat kayo sa mga yung tinatawag na yung ginagawa lamang niya, yung tinatawag na mga kaisipan lamang niya, sariling opinion. Ito, sariling opinion. Dahil ang mga tao na ito ay sila yung tinatawag na kalaban ng sunnah. Bakit? Dahil may sunnah. May sunnah na tinuro. Ang Islam ay kumpleto. Sinabi ni Allah sa banal na Quran na ito ay kinumpleto na. Tapos, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang bagay na maliban na itinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng papunta sa paraiso at lahat ng papunta sa imperno ay tayo ay pinagbawalan dito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinaliwanag niya mga bagay. Kompleto ang Islam. So dito, may mga gumagawa ng ibang mga gawain na sa sariling pananaw niya, sa sariling opinion niya. Hindi siya nagbabase sa Quran, hindi nagbabase sa hadith. Dahil dito sinabi niya na sila ay kalaban, kumakalaban sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na ito. Okay? Kabilang din dito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Surah Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Anong kahulugan ng aya na ito? Pinakamalapit. Sinabi ni Allah na, O Muhammad, sabihin mo na ito ang daan ko. Na ang pagpaparating sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa pamagitan ala basira, sa pamagitan ng kaalaman. Kaya bago tayo magsalita, mag-aral muna tayo. Kaya ang unang ibinaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ikra. Yan ang pinakaunang ayan ay binaba. Bakit? Dahil ang utos sa atin ay magsaliksik muna ng kaalaman bago magsalita. Al-qawlu qabla al-amal. Al-ilmu qabla al-qawl.
ha? Yung kaalaman bago magsalita. Marami na, subhanallah, nakabasa lang ng isang hadith, tapos magsasalita na, magbibigay ng sariling opinion, la hawla wala quwata illa billah. Kung sa edad natin, walang masama na tayo ay tinatawag na magbigay ng payo, pero sa tamang pamamaraan, halimbawa, sa edad natin, halimbawa, dahil sa katandaan, sabi natin, subhanallah, sa aking experience, sa aking buhay, ay ang pinakamahalaga sa pamumuhay ng isang tao, ang kanyang sala, pangalagaan niya, dahil siya ay magsisisi sa kanyang mga nakalipas na hindi na isinabuhay ang sala. Ganun. Pwede tayong magpayo sa iba. Halimbawa, sa payo sa pagiging mabuti sa pamilya, pagiging mabuti sa mga kapitbahay, yung sadaka, yung ano, yung mga payo na kung saan hindi tayo lalabag sa Islam. Walang problema doon na magpayo tayo. Pero wag natin papasukin yung mga, lalo na sa akida, sa paniniwala. Subhanallah. Dahil yan ay tinatawag na relihiyon. Kapag may mga tao na naligaw, ikaw itatanongin sa kabilang buhay dahil sa iyong mga aral na mali. Kaya mag-ingat po tayo sa ganitong mga bagay. Okay, dito naman, payo ko po sa lahat. Sa lahat, dahil ngayon hindi maiwasan itong social media. Itong social media hindi maiwasan. Lahat-lahat ay pwede magsalita. Pero ang payo natin, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Nahl 43. Sinabi ni Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanungin nyo ang silang may mga kaalaman kapag hindi nyo alam. Yan ang una, sa sarili mo. Huwag ka magbibigay ng sariling opinion, agad-agad. Huwag ka magbibigay ng, kapag may nagtanong sa'yo, huwag ka magbibigay ng sariling opinion kung hindi mo alam ang sagot. At dito, pinakamalaking tanong, tanungin mo ang may mga kaalaman, mga tao na kilala sa kaalaman, mga tao na kilala sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Relihiyon ito, ito yung kaligtasan natin. So dapat po ay yung pinagkakatiwalaan natin, doon tayo magtatanong. Dahil ang usapan dito, paraiso, impyerno. Ito po yung kaligtasan. Subhanallah. So dapat ay yung tinatawag na pinagkakatiwalaan natin, doon tayo magtatanong. Makikita natin, pinopost, sinishare, at ano pang ano na mga ano na ito. Ha? Pinagtatawanan, nagba-viral. Subhanallah. Huwag natin una-una i-share. Maliban i-share mo sa isang ustad para tinatawag na mabigyan ito ng kasagutan. Pero hindi mo i-share na ano, para kasi ito'y nakaka-fit na ito, itong mga bagay. Marami mga walang alam sa Islam na pag nakita nito, maaring maka-apekto ito sa kanilang pananampalataya. Kaya iwasan natin yan. Huwag natin i-follow, i-block natin ang mga tao na kilala sila sa pagsasalita sa mga bagay sa relihiyon na wala silang sapat na kaalaman. Subhanallah. Subhanallah, napakadelikado po ito. Kasi sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Ang kaalaman hindi sadyang mawawala. Bagkus mawawala ang kaalaman kapag nawala ang mga ulama. Kapag nawala ang mga ulama ay mawawala ang kaalaman. Bakit? Sabi dito, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin. Fadallu wa adallu. Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith ni Muslim, Imam Bukhari, na kapag dumating ang panahon na yon, wala nang mga ulama, ay gagawin ng mga tao na tatanungin nila ang mga mangmang sa relihiyon. Dahil lang marunong magsalita, kahit mangmang sa relihiyon. Tatanungin nila ito, sasagot din, dahil mangmang nga. Ang mangmang, pag sinagot, pag tinanong mo, lahat alam, bibigyan ng opinion kahit walang alam. Yan ay mga mangmang sa relihiyon. Napakadelikado kasi relihiyon pa ang sinasagot, pinag-uusapan dito. Sabi dito, fa'aftaw, sila ay magbibigay ng kasagutan. Bighayri ilm, na wala silang sapat na kaalaman, kasi sila ay fadallu, sila ay naligaw at nakapagpaligaw. Dito yung kadelikaduhan ito eh. Bakit delikado? Delikadong makinig sa mga tao na ito. Delikadong i-share yung mga video nila. Iba-block ito, dapat i-unfollow. Huwag pag mga tao na nagsalita sa sariling opinion nila, hindi Quran, hindi hadith, iwasan natin ang mga tao na ito. Dahil sila ay naliligaw at nagpapaligaw ng mga tao. Yan ang napakadelikado. Kaya ito po ay payo sa lahat ng gumagamit, halos lahat ay gumagamit ng social media. Doon po tayo makinig sa mga ulama na kilala sa kaalaman at kilala sa kanyang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mo malalaman? Maririnig mo sa kanya ang sabi ng Allah, sabi ng propeta,
At nagbabase siya sa pagkaunawa ng mga sahaba sa kanyang pagpapaliwanag sa Quran at sa hadith. Hindi yung sariling opinion lamang niya. Sinabi ni fulan, ayon kay fulan, ayon. Subhanallah. So dito ay dapat natin bigyan ito ng pansin. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang social media, lahat ay pwede magsalita. So itong payo natin ay real talk po tayo. Huwag nating gagawin biro ang relihiyon. Huwag tayong magsasalita sa Islam na wala tayong sapat na kaalaman. Okay? So ito po ay payo ko sa aking sarili at sa lahat. At umiwas po tayo sa mga kapatid natin na palaging gumagamit ng social media. Umiwas po tayo sa mga pagfa-follow sa ganitong mga tao na nagsalita lamang para mapatawa ang mga tao o kaya ay nagsasalita ng anumang mga opinyon sa Islam na wala namang sapat na kaalaman. Okay? Para mapangalagaan po natin ang ating relihiyon. Kasi ang usapin dito ay ang ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan. Iwasan po natin ang mga tao na ito dahil nakaka-apekto po ito sa ating iman, sa ating pananampalataya. So sana po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito na ito ang paksa natin. Ang real talk na naman natin ay ang huwag natin gawing biro ang relihiyong Islam, ang ating relihiyon. Ito po ay kaligtasan, ito pong daan natin sa paraiso, kaya dapat po na kilalanin natin ang mga tao na kukuhan natin ng kaalaman. Sila yung may sapat na kaalaman, sila yung may takot kay Allah, sila yung tinatawag na marinig mo sa kanila ang Quran, ang Hadith at saka pagkakaunaw ng mga sahaba, at sila ang nabinibigyan pansin nila ang Tauhid. Binibigyan pansin nila ang kaisahan ni Allah. Hindi yung nagpo-promote ng mga gawaing bid'ah. Makikita mo, may mga iba, subhanallah, magpo-promote ng bid'ah, subhanallah. Ha? Pag sinabi mong bid'ah ito, sabihin nila, bakit puro na lang kayo bid'ah, subhanallah. Alam mo gaano kadelikado ang bid'ah? Ang bid'ah ay sinabi ni sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng gawaing bid'ah ay pagkaligaw, ang lahat ng pagkaligaw ay sa impyerno. Subhanallah. Kaya dapat pag-alanganin ka, huwag mong gagawin. Dahil napakadelikado, kaligtasan ang pinag-usapan natin dito, relihiyon ang pinag-usapan natin dito. Kaya dapat ay sigurado tayo, Quran, Sunnah, ayon sa pagkakaunawa ng mga sahaba. Dahil sila ang tunay na tinatawag na nakaintindi sa dalang mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral at nawa itulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang kaalaman sa ating relihiyon. Ito ay maisabuhay natin at ito ay maibahagi natin. Pwede niyo pong subaybayan palagi inshallah ang ating mga live patungkol sa mga real talk natin. Na nawa ay ito ay makatulong sa ating kapatiran. Wala po tayong hangarin dito maliban lamang na ito ay pagpapaalala sa ating mga sarili. Ako muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.